ka lang ah. Sigurado ba kayo dyan sa impormasyon nyo? Sigurado. Nahitin rin daw yung matanda habang tumatawid ng kalsada. Pinakita namin litrato, ayun, kinumpirma ng ospital. Lola nga niti ko yun. May isang nurse pa nga doon, sabi, siya daw mismo umasikaso doon sa lola mula sa aksidente. Tapos, siya na rin ang nagpalibing. Pinsan, madam, paano niyo ngayon sasabihin sa kanya? I have absolutely no idea. Bakit? Bruce, Jopet, anong problema nyo? Eh, Lola, may bata po kasi kaming tinutulungan ngayon. Oh. Hindi po namin alam kung paano sasabihin sa kanya na patay na po yung lola niya. Sigurado po, pag nalaman niya yun, parang binagsakan ng langit yun. Alam mo, naiintindihan ko yung nararamdaman ng bata na yun eh. Kasi kahit na ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nawala sa akin si Lola. Halika nga dito, Apo. Kailangan tanggapin mo ang realidad na lahat ng tao ay may kani-kanilang oras. Lahat tayo, lahat ng mahal natin sa buhay, mamamatay. Pero habang nabubuhay sila dito, ay hindi sila tuluyang mamamatay dahil patuloy silang mabubuhay dito. Love you, Lola. Ay, napakaswerte ko sa apo. Kahit ganito ang itsura mo, mabait at mapagmahal naman. At mahal na mahal din kita. Tikoy, we regret to inform you that your lola passed away a week ago due to a traffic accident. Hindi eh. Tikoy, may importante sana akong sasabihin sa'yo eh. Ang problema lang kasi, hindi ko alam kung paano sasabihin. Tikoy, kumusta na? Nakatulog ba na maayos? Good. Kumain ka na? Ano, masarap ba? Siya nga pala patay na lola mo. Mali eh. Ang lola mo. Lola mo! Alam ko na, pinsan. Alam ko na. Hindi. Alam nyo kasi, pag sinabi natin kay Tiko yung totoo, kailangan madadala na natin siya dun sa puntog ng lola niya. Isan pa nakalibing si Lola? Eh, hindi pa namin alam, madam eh. Pero babalikan namin yung nurse na nag-alaga kay Lola at kakausapin namin. Hmm. Pero, madam, pinsan, huwi muna kami. Kasi hindi po kami nagbibihis eh. Pasensya na nga. Ano pala kayo? Magdamag na kayo nasa labas, ano? Sige, ano na kami? Sige. Madam. Kaya ko itong loops. Alam mo, Sofia, kahit anong gawin natin, isa lang ang magiging epekto kay Tikoy eh. Tsak, naguguho ang mundo niya. Madam, hindi naman pwedeng hindi natin sabihin sa kanya yung totoo. Habang buhay, maghihintayan sa lola niya dun sa simbahan. Alam mo, sa mga panahon ito, Sofia, sana nandito pa yung tatay mo, no? Umaga na po. Pupunta na ba tayo sa simbahan? Siguro mas maganda kung mag-aalmusal muna tayo bago tayo umalis. Lige na. Lige na. Kain muna kayo. Thank you.
Paano gagawin natin, Bong? Naiinip na si Tikoy. Hindi ko rin alam. Pero kung papupuntayin natin siya doon, maghihintay na naman tayo sa wala. Ay. Di pa ba tayo, Alice? Baka naghihintay na si Lola sa simbahan eh. Ha? Ano eh? Di ba, narinig natin yung balita kanina. Ang sabi, may parating na bagyo. Kaya mas magandang dumito tayo sa bahay tapos ipagbabukas na natin yung pagpunta natin sa simbahan. Oo. Kahit po may bagyo, dadating pa rin yung lola ko. Kawawa naman siya. Baka naulanan na siya. Kailangan ko pong pumunta dun. Sige, pupunta tayo dun. Pero kailangan hintayin muna natin si Bruce para may sasakyan tayo. Eh, malapit lang naman dito yung simbahan, di ba? Pwede ko naman lakarin eh. Aray! Ako, madam! Ay, ang sakit ng tiyan ko, aray! Ako, masakit ang tiyan mo. Aray! Pinipigilan niyo ba ako umalis? Tikoy, sandali! Tikoy, hindi na babalikan lola mo. We're very sorry, Tikoy, pero hindi na talaga babalikan lola mo. Hindi! Hindi totoo yung sinasabi niyo! Nandun yung lola ko! Tikoy, sandali! Tikoy! Tikoy, Kevin! Tara! Sabi dun sa ospital na nakausap niya na pinsan, nasagasaan daw yung lola mo nung umagang nagbebenta siya ng sampagita. Wala namang nakakita nung nangyari. May jeepney driver lang na nagmagandang loob. Tapos yun nga, dinala yung lola mo sa ospital. I'm very sorry, Tikoy. Hindi kasi namin alam kung paano sasabihin sa'yo eh. Kaya hindi ka namin kinayagan na pumunta dito. Nasalanan to ng mayamang babae! Yung kumausap kay Lola, kung hindi niya sinabi na pabigat siya sa akin, hindi siguro magpipilit si Lola na umalis ng ganun kaaga. Siguro buhay pa siya! Jessica, don't you have something you have to do or a place to go, perhaps? No. I actually cleared my schedule today para makasama kita. Where are you going? I'm just gonna go get some coffee. Yeah, well, I'll do it for you. No, that's okay. Ako na lang. I can do it. No, wait, babe. Let me do it for you. That's what girlfriends are for, right? Right. Alam ko na masakit, Tikoy. Kasi naramdaman ko din yan dati. Naalala ko nung namatay yung nanay ko. Alam mo, sobrang lungkot ko talaga nun. Pero alam mo kung anong ginawa ko? Umiyak lang ako ng umiyak hanggang sa hindi ko na kaya. Tapos yun, nakatulong yun na mapagaan yung loob ko. Mila, Tikoy, sabi ka lang namin. Dadamayan ka namin. Nasaan na ba si Lola? Saan nila dinala si Lola?
Tikoy, gusto mong puntahan ang libingan ng lola mo. Thank you, Dress. Thank you. Uy, Jessica! Mark! Hey, Kuya Bob, Miranda. Hi! I'm glad to see that you two are back together again. You look great. Di ba, Miranda? Yeah. Yeah, of course. You two look lovely together. As in, you're my favorite couple. You know what? I wouldn't be surprised kung isang araw, I'll be hearing wedding bells ringing. wala pa kaming ganung plano ni Jessica. Di ba, babe? That's right, babe. Well, Kuya Bob, let's not rush into things. Yeah. Hindi pa nga nagpo-propose si Bart eh. But if he does, kayo yung unang makakalam. Ano ba, Sofia? Asan na pa yung mga pinsan mo? Madam, sandali lang. Relax. Parating na yung mga yun. Ay, pinsan. Dito. Oh, ito na eh. Ay, na. Pinsan. Siya si Nurse Diana. Siya yung nag-asikaso sa lola ni Tikoy sa ospital. Pinsan, saan nakakalam kung nasan yung puntod ng lola ni Tikoy? Nurse Diana, pinsan namin si Sophia tsaka si Madam Ann. Hello. Magandang araw sa'yo. Masasamahan niyo ba kami dun sa puntod ng lola ni Tikoy? Kasi hinahanap ng bata eh. Siya ba yung apo ni Lola? Yes, Nurse. Tsaka nga pala, kakasabi lang namin sa kanya yung totoong nangyari dun sa lola niya. Alam niyo po ba kung nasa yung lola ko? Oo, Tikoy. Samahan kita. Siguradong matutuwa ang lola mo at sa wakas mabibisita na siya ng apo niya. Halika na. Pasensya na, Tikoy. Hindi ko kasi alam kung anong ilalagay sa lapida. Pilar po. Pilar po ang pangalan ng lola ko. Lola. Tikoy po ito. Andito na po ako. Di ba sabi ko po sa inyo, hindi po kayo umalis? Ano na po ako ngayon? Sabi niyo po, hindi niyo ako iiwan. Lola. Lola, kailangan ko po kayo. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. Sinugod si Lola sa ospital. Hit and run daw. Pero dead on arrival na siya. Eh, walang nag-claim kay Lola at wala rin siyang contact information. Sinubukan namin hanapin yung mga kamag-anak niya pero wala talaga kaming nakita. Kaya naisip ko, talaga mag-isa si Lola sa buhay. Eh, gumawa na lang ako ng paraan para mabigyan siya ng maayos na libing. Alam mo, Nurse Diana, kung nasan man si Lola ngayon, sigurado ako na nagpapasalamat yun. Eh, kasi alam mo naman, yung iba dyan, imbis na tumulong, eh, wala. Sigurado ako pababayaan si Lola. Kasi, porque, alam mo na, sa Pagita vendor lang siya sa kalsada, may huhusgahan pa yun ang kung ano-ano. Excuse me, ah. Pwede ko ba makausap yung kapatid ko? Ay, sandali ah. Ano? Ano ba? Pinariringgan mo pa rin ba ako? Ako? Eh, di ba nga, ako na itong umamin na. Oo, may mali na ako. Katapos ikaw pa itong nagsabi na, ang importante, tutulungan natin si Tikoy. Kaya ito, gumagawa tayo ng paraan para matulungan natin siya. Hello, madam. Hindi kita pinariringgan. Pinapakita ko lang kung gaano kabuti si Nurse Diana. Huwag masyadong praning dyan. Okay, hindi na kung hindi. O talagang hindi. Tsaka imbis na nagtatalo tayo dito, eh umisip tayo ng paraan kung paano natin matutulungan yung bata. Kailangan kong ayusin ang buhay niya. Ikukuha ko siya ng trust fund at saka ng educational plan. Para hindi na siya maghihirap habang nabubuhay siya. Alam mo, madam, hindi lang naman basta material na bagay ang kailangan ni Tikoy eh. Kailangan niya pamilya. Magulang na
mag-aalaga at magpapalaki sa kanya. You're right, Sophia. Kailangan niya ng new home. Kailangan niya ng mag-aampon sa kanya. Sis, I need your help. Why? What's wrong? Si Jessica, she's been in my office the whole entire day. Pinapantay niya ako, sinusundan niya ako kahit saan ako pumunta. Nasaan siya ngayon? Nasa ladies room. Anong gagawin ko, sis? Alam mo, kung gusto mo magkagalit ulit kayo, edi sige, awayan mo. Sabihin mo sa kanya na nasasakal ka na sa kanya. Pero kung ayaw mo, tiisin mo siya. Hihintayin mo na lang siya mapagod sa kakabantay sa'yo. Actually, sis, there's a much bigger problem. Si Kuya Bobby, mukhang ipipilit niya na akong maikasal kay Jessica. Well, what do you expect, Kuya? Ngayon pa na nagkabalikan kayo ni Jessica, I'm sure na makakagawa si Kuya ng paraan para makasal kayo ASAP. Sis, you know I can't let that happen. Huwag mo lang sabihin, Kuya. Gawin mo. Wala bang ibang kamag-anak si Tikoy? Eh, wala eh. Ang totoo nga niyan, inampon lang din siya ni Lola sa kalsada. Ano bang balak niyo sa kanya? Balak niyo ba siyang ampunin? Hindi eh. Ang balak namin, ibibigay na lang namin siya sa ampunan o kaya sa DSWT. Eh, pero di ba sabi ni Bruce at ni Jopet, tumakas din siya dun sa ampunan? Hindi ang problema eh. Ayaw niyang magpaampun sa iba. Eh kung... kung ako na lang umampun sa kanya. I have some plans for us this weekend. Plans? For us? Yep. This weekend? Yes. Maybe we can go to the beach? Subic, maybe? I heard maganda yung marine park nila ngayon doon. Yeah, I already have plans this weekend. Really? Yeah. Saan? A birthday party. Yeah, a birthday party ng friend ko, so... Okay, that's good. Yep. So maybe I can just go with you then. Well, it's an all guys thing. Sabi kasi nila bawal yung girlfriend at mga asawa, so puro boys lang kami. Okay, look, Jessica, kailangan mo magtiwala sa akin. If you want this thing to work out, you have to trust me. Okay. Okay. If you say so. Alright. Mana, maghanda kayo ng merienda para sa mga bisita natin. Tatito, Mining! Diana? Ay, pasensya na kayo sa bahay ko. Medyo maliit. Ay, hindi, okay lang. Ikaw lang mag-isa dito? Kami ni Manang, tsaka yung mga pusa ko. Eh, hindi na kayo nag-asawa? Hindi na eh, kasi wala akong oras sa mga relationships noon. Subsub ako sa trabaho. Tapos nagpapaaral ako ng mga kapatid at mga pamangkin. Eh ngayong graduate na sila, solo na ulit ako. Tikoy, gusto mo ba dito tumira? Po? Dito po? Oo, dito sa bahay namin. Gusto mo? Sigurado ka ba na gusto mo ampunin si Tikoy? Oo, kasi buong buhay yun ang ginawa ko eh. Nag-alaga ng mga bata. Una yung mga kapatid ko, tapos yung mga pamangkin ko. Parang hindi kompleto yung buhay ko kung wala ako inaalagaan. Eh kung yun ay papayag si Tikoy. Pwede ba kitang makausap? Gusto ka raw ampunin ni Nurse Diana. Kapag pumayag ka, dito ka titira. Pagkatapos makakapag-aral ka pa. Gusto mo yun, di ba? Tsaka kasi, Tikoy, alam mo, delikado na titira ka sa kalsada. Dito, sana, safe ka. Ayaw mo ba nun? Tsaka maaalagaan kanya ng mabuti. Ay, nakita mo naman, di ba? Mabait si Nurse Diana. Pumayag ka na.
Nurse Diana, Tikoy, ano na kami? Nurse, maraming salamat nga pala sa lahat ng tulong nyo. Salamat din sa tulong. Ipasyal kayo dito, ha, paminsan-minsan. O, Tikoy, dito ka na matutulog, ha? Huwag kang magala, Tikoy. Bibisitahin ka namin. Pangako. Salamat, paring Kevin. Tikoy, pwede ka bang makausap sandali? Tikoy, may sasabihin sana ako sa'yo. Tikoy, alam kong mahirap ang pinagdaraanan mo ngayon. Kaya siguro makakatulong na sabihin ko sa'yo na kilala ko yung mayamang babae na nakausap ng lola mo. Yung naging dahilan ng mga problema niya ng lola mo. Kilala mo siya? Masama talaga siyang tao noon. Makasarili. Walang pakialam sa kapwa. Namatay siyang malungkot at nag-iisa. Pero pinagsisihan niya ng lahat ng ginawa niya. Lalong-lalo na yung ginawa niya sa lola mo. Sige na naman, bumili ka na sa akin ng sampagita. Sige na naman, o kahit ilang peraso lang. Sa inyo na lang yan. Napakabait mo. Sa isang katulad ko na kapuspalad. Hindi mo naman totoo yung mga kapuspalad eh. Mga malas-malas. Kung nagsumikap kayo, nung bata pa kayo, nag-aral kayo ng mabuti, nagtrabaho ng maayos, nag-ipon, eti sana may pera kayo ngayon. Hindi yung ganyan, nakaabala pa kayo ng ibang tao. May pamilya ka pa ba? Isang apo. Bata pa, may pasanin na. Yun siguro ang malas. Ako lang mamimili ang tawad sa'yo para sa kanya. Dahil sa kanya, wala yung lola ko. Tikoy, sana mapatawad mo siya. Alam ko, hindi sapat yung mga tinulong ko sa'yo para maitama yung kasalanan niya. Pero sana sa puso mo, mapatawad mo siya. Para sa katatahimik niya. Para sa katahimikan mo. Sa katahimikan ng lola mo. Alam mo, sasisiguro ko na ang lola mo nasa langit na. Masaya na siya dun. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya masasaktan. Hindi na siya mahihirapan. At alam ko rin, masaya na siya para sa'yo ngayon.